Sinipa ang baril sa kamay ni Nathaniel ng isang tao mula sa likod niya. May hawak itong sniper rifle at nababalot ng camouflage attire. Inubad nito ang suot na helmet at mask at isang napakagandang babae ang bumungad kay Nathaniel. Napataas siya ng mga kamay. Nakalapit na rin ang lalaki at tinanggal nito ang mask nito. Isang maputing lalaki ang nakita ni Nathaniel. Ito na marahil ang katapusan niya. Naalala niya ang naiwang pamilya. Naalala niya si Beatrice. Walang ni isa sa kanila ang makakaalam sa mangyayari sa kanya. Walang ni isa ang makakatuklas sa kanyang kamatayan. Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ng babae. Niligtas na ang buhay ko, Kiara. Pabayaan na lang natin siya. Napansin pala nito ang ginawa ni Nathaniel. Kasama siya ng gun smugglers, Terex. Siguradong terorista rin ang taong yan. Kaya tapusin na natin siya. Wika naman ni Kiara. Hindi, dadali natin siya. May nalalaman siguro ang batang to. Sagot ni Terex. Tumingin si Kiara kay Nathaniel habang nakatutok ang baril sa mukha ng binatilyo. Anong pangalan mo? Tanong ni Kiara kay Nathaniel. Nathaniel, maiksing sagot ng binatilyo. Maswerte ka ngayong araw, Nathaniel. Sige, tumayo ka. Inakay ni Kiara si Nathaniel at tinali ang mga kamay. Ilang oras pa ang nakalipas at dinala nila ang mga crates at nagtago sa isang hideout malapit sa Bangkok. Nakatali si Nathaniel sa isang upuan sa loob ng gusali. Nakita niyang magkausap si Kiara at Terex. Maya-maya lamang, papunta na rin dito ang team. Ako na magdadala sa crates para iabot sa team. Ikaw naman ang bahalang magbantay sa batang to. Wika ni Terex. Bakit pa natin binuhay ang isang to? Halata namang wala tong alam. Sagot naman ni Kiara. Tauhan siya ni Mr. Tang at mukhang close sila ni Junard. Kaya alam kong meron din siyang nalalaman. Kapag nahanap na natin ang lungga ni Mr. Tang, matatapos na rin ang misyon natin. Lumapit si Kiara kay Nathaniel at may hawak itong punyal. Tinusok niya ito sa ibabaw ng lamesa. Okay bata, ayaw naming sayangin ang oras namin sa'yo. So tatanungin kita at kapag sumagot ka ng tama, makakawala na kita. Pero pag nagsinungaling ka sa akin, lalagyan ko ng butas yung leeg mo. Naintindihan mo ba? Tumango naman si Nathaniel. Ngayon, saan namin makikita si Mr. Tang? Tanong ni Kiara. Nandun siya sa penthouse niya sa may district. May nakasulat na tiger ang gusali niyang yun. Hindi mahirap hanapin yun dahil napapaligiran to ng mga neon lights. Pero mabigat ang gwardiya nito. Nasa pinakataas ang kwarto ni Mr. Tang. Diretsong sagot ni Nathaniel. Well, mabuti kung ganun. Sabay ngiti ni Kiara. Napatingin ito kay Terex, umiling ang lalaki. Pakakawalan niyo na ba ako? Tanong naman ni Nathaniel. Hindi pa sa ngayon, Nathaniel. Kailangan pa rin namin ang tulong mo para madali naming mapasok ang pinagkukutaan ni Mr. Tang. Nakita ni Nathaniel sa bintana ang isang truck kung saan may isang tumira ng rocket launcher. Sa likod niyo! Sigaw ni Nathaniel. Wasak ang pader na tinamaan ng RPG. Tumilapon si Terex at natusok ito sa dibdib ng nakausling steel bar sa dingding. Hindi na ito nakagalaw pa at binawian kaagad ng buhay. Mula naman sa labas ay bumaba ng sasakyan si Mr. Tang kasama ang mga tauhan nito. Gamit ang isang semi-megaphone ay nagsalita ito sa labas. Ibalik niyo sa amin ang crates! Matahayaan na namin kayo! Wika ni Mr. Tang. Sumenyas ito sa mga tauhan at umilos naman sila kaagad. Buisit! Sigaw ni Kiara. Sinipa niya si Nathaniel at natumba ito. Sakto rin na pinaulanan sila ng bala sa loob ng hideout. Paano nila nalaman kung nasan tayo? Tanong ni Kiara. May mga naka-install na tracking device sa mga rockets na yon. Sagot ni Nathaniel. Buisit talaga! Hindi nila pwedeng mabawi ang mga rockets na yon. Makinig ka sa akin bata. Tutulungan mo ako makalabas dito. At tutulungan din kitang makaalis sa bansang to. Maliwanag ba? Wika pa ni Kiara. Okay.
Napatangusin na Nathaniel. Buisit talaga! Gumapang si Kiara kay Nathaniel at pinakawalan niya to. Kaagad nagtago ang binata at pinulot ang baril ni Terex. Sumilip siya sa bintana at sumagot ng putok. May tinamaan nito kaagad sa labas kaya sa kanya napunta ang focus ng mga machine guns. Ako nang bahalang mag-detonate sa mga rockets. Dito ka lang. Huwag mo silang hahayaang makapasok. Utos ni Kiara. Okay. Sagot naman ni Nathaniel. Nakipagpalitan ng putok si Nathaniel habang si Kiara naman ay nag-setup ng makeshift bomb sa gitna ng mga rockets. Nadaplisan si Nathaniel sa balikat pero tuloy pa rin ang pakikipaglaban niya para sa kanyang buhay. Okay, tapos na ako rito. Tara na! Natapos ni Kiara ang kanyang bomba. Paano yung kasama mo? Tanong pa ni Nathaniel. Patay na siya, kaya tara na! Napatakbo palabas ng gusali ang dalawa at nang makahakbang sila ng ilang metro ay sumabog na ang bomba. Basag ang mga salamin ng mga gusali sa paligid ng pinagsabugan. Nayanig ang lupa at nagkaroon ng kaunting lindol sa lakas ng pagsabog ng mga rockets kasama ang bomba. Ang mga kalaban naman ay natabunan ng gumuhong gusali kasama si Mr. Tang at sakto rin ang pagtakas ni Nakyara at Nathaniel gamit ang na-hotware na kotse. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Nathaniel. "Meron pa kaming isang hideout. Nasa dulo yun ng bayan. Mas safe tayo doon kung doon tayo magpapalipas ng gabi. Kumusta ang lagay mo?" tanong naman ni Kiara. Naalala ni Nathaniel si Junard. Pareho sila nang tinanong sa kanya. Hindi man magandang halimbawa si Junard, itinuring na rin itong kapatid ni Nathaniel. Sa maikling panahon na sila ay nagkasama, napalapit na ang loob ng binata sa taong tumulong sa kanyang makasurvive sa napuntahan niyang bansa. "Huwag mo masyadong bilisan ang pagpapatakbo mo dahil hindi pamilyar ang sasakyan sa lugar na to. Mahalata nila agad tayo kapag kahinahinala ang takbo natin." Mungkahi ni Nathaniel. Matalas ka palang mag-isip bata. Gusto kita." Napangiti si Kiara. "Gusto ko lang namang mabuhay. Tsaka hindi na ako bata. Tingin ko magkaedad lang tayo." Tugon ni Nathaniel. Hoy, mas matanda ako sa iyo ng 2 taon, kaya igalang mo pa rin ako. Nandito na tayo." Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang motel. Bumaba ang dalawa at kaagad pumasok sa gusali. Pumasok sila sa isang silid sa second floor. "Maglinis ka na ng sarili mo, baka magka-infection pa yung sugat mo." Wika ni Kiara. Maliit lamang ang kwarto at may isang kama sa gitna. Dahil malamig, heater ang laman sa loob. Pumasok sa banyo si Nathaniel at gamit ang sabon ay nilinisan niya ang sariling mga sugat. Tila huminto na ang pagdurugo ng kanyang mga pinsala. Pumasok sa banyo si Kiara at nagbigay ng mga benda. "Itapal mo to." Sabay abot ng bandages. Tumango naman si Nathaniel. Sinimula ng binatilyo ang paglagi ng benda sa sarili. Pero nang makita ni Kiara ang sugat sa dibdib, ay tinulungan na nito si Nathaniel. "Pasensya na sa nangyari sa kasama mo." Wika ni Nathaniel. "Ang pangalan niya ay Terex. Mabuti siyang tao. Ikaw naman, anong storya ng buhay mo?" tanong pa ni Kiara. "Nagles ako sa bahay at nung mapadpad ako dito sa Thailand, si Junard na ang kumupkup sa akin. Tinulungan niya ako makasurvive dito." Sagot naman ni Nathaniel. "Bakit ka naman naglayas?" Hindi sumagot si Nathaniel. Matapos ayusin ni Kiara ang benda ay tumayo na ito at lumabas ng banyo. "Miss Kiara, ikaw anong kwento mo?" tanong naman ni Nathaniel. "Hindi ko dapat sabihin sa'yo bata, masyadong classified ang katauhan ko. Pero maaari mo akong tawaging Kiara." Tugon ng dalaga. "Alam ko isa kang intelligence, sa mga kilos mo palang at galaw ay halata ako na. Madalas ko na yung mapanood sa TV kaya hindi na ako bago dyan." Saad ni Nathaniel. "Hindi ka lang pala matalas mag-isip, mahusay ka rin pala mag-obserba." Sambit ni Kiara. "Marami pa akong dapat na matutunan." Wika naman ni Nathaniel. "Tama ka. Isa nga akong intelligence. At kabilang ako sa Scorpion." Sagot ni Kiara.
Scorpion? Ano naman yun? Pagtataka ni Nathaniel. Special Covert Operation Regulators and Paramilitary Intelligence Observation Network. Isang agency na pinangangasiwaan ng New World Alliance. Kami ang epektibong team ni Terek sa agency. Siya ang squad leader namin. Pero nakabatay sa abilidad at kakayahan ng bawat ranggo namin. Konti lang kami sa grupo pero sa paraang ito, masusukat mo kung sino ka talaga. Paliwanag pa ni Kiara. Ang angas naman nun. Pwede ba ako sumali sa inyo? Presinta pa ni Nathaniel. Sira ulong bata ka. Hindi kami tumatanggap ng batang katulad mo. Maaari ka nilang tanggapin kung meron ka military backgrounds at IQ skills. Isa akong agent, Nathaniel. Kung gusto mo talagang pumasok sa agency, dapat magkaroon ka muna ng military background or may backer kang intel agent. Sorry bata, di ka pa pwede sa larangang to. Dagdag pang paliwanag ni Kiara. Ganun ba? Maikling sagot lang ni Nathaniel. Magpahinga ka na, marami pa tayong gagawin bukas. Hindi pa tapos ang mission ko. Ani Kiara. Akala ko ba ang mission nyo lang ay makuha mga rockets? Pagtataka ni Nathaniel. Mali ka bata, ang mission ko ay paslangin ang leader ng mga terorista. Si Jacobo. Litanya ni Kiara. Pero imposible yan. Maraming tauhan ng lalaking yun at nakatago to sa kanyang palasyo. Mag-isa ka lang, paano mo siya patutumbahin? Tila hindi kumbinsido si Nathaniel. Well, dalawa pa lang tayo sa ngayon. Sabay ngiti ni Kiara. Hindi pa sapat ang kakayahan ko, Miss Kiara. Mamamatay lang tayong dalawa. Uwi ka ni Nathaniel. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang taong may mabuting hangarin sa bansa at sumusupil ng kasamaan. Palagi mong tatandaan yan. Sagot naman ni Kiara. Nagtago buong magdamagang dalawa at kinabukasan nang sumapit ang gabi ay kumilos ulit sila. Tinungo nila ang maliit na syudad na kontrolado ni Jacobo, ang dating terorista sa Pilipinas noon na muling binuhay ni Demos at ngayon ay isa ng local warlord na nag-aahari sa naturang teritoryo. Ilang dekada na itong nagtatago sa nasabing bansa dahil sa mga kaso nito sa Pilipinas. Pagpasok nila sa syudad ay bumungad sa kanila ang sitwasyon. Halos sarado ang lahat ng mga establishmento. Kakaunting tao lang ang nasa labas at maraming nagkalat na mga armado. Sa isang mataas na burol naman ay matatanaw ang ginawang palasyo ni Jacobo. Isang marangyang mansyon na nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Huminto ang sasakyan ni Kiara sa tapat ng isang inuman. Pumasok ang dalawa sa loob at napansin kaagad nila ang mga nag-iinuman. Umupo sila sa isang bakanting pwesto at lumapit ang isang babaeng waitress. Sinita ito at mapula ang mga pisngi. Napangiti si Nathaniel sa waitress. Umorder ka agad si Kiara. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kiara kay Nathaniel. Wala. Nawala ang ngiti ni Nathaniel sa waitress. Sira ulo ka ba? Naghahanap ka ng away? Huwag ka tumingin sa iba. Huwag mo silang pagmasdan, baka mahalata ka nila. Saway ni Kiara. Okay, pero ba't tayo nandito? Tanong pa ni Nathaniel. Dito natin kikitain ng kasama ko. Tutulungan niya tayo sa misyon. Sagot naman ni Kiara. Hey, ano ba? Sigaw ng waitress. Nakita ni Nathaniel na hinablot ito ng isa sa grupo ng mga lasing na tauhan ni Jacobo. Huwag ka nang magpakipot pa! Uwi ka ng lasing. Pitawan niyo ako! Sinampal ng isang lasing ang waitress at nang matumba ito ay sinipa ito sa sikmura. Ang mga taong nakakapanood naman ay walang magawa. Halika rito! Hinila ng tatlong lalaki ang waitress papunta sa isang sulok malapit sa sulok ng bar. Pakiusap! Pabayaan nyo na siya! Umagit na ang manager ng bar pero tinadyakan lang ito at muntikan pang mabaril nang itutok sa kanya ang AK-47 ng isa sa tatlong lasing. Saklolo! Tulungan niyo ako!
sigaw ng chinitang waitress. Hinubad ang pantalon niya at pinatuwad sa sulok. Ginahasa ng lasing ang waitress at walang pakialam kung may makakakitang tao. Ang ibang customers ay umalis na lamang para makaiwas ng gulo. Tumayo si Nathaniel pero hinawakan siya ng mahigpit ni Kiara sa kamay. Nanginginig ang katawan ng Binatilio sa galit. Wag mo nang subukan. Bulong ni Kiara. Pinapaupo ni Kiara ang Binatilio at sumunod naman ito. Napapikit na lang si Nathaniel. Wala siyang lakas para gumawa ng hakbang. Naririnig na lamang niya ang mga hinagpis at iyak ng kawawang waitress na ginagahasa ng mga manyakis na mga tauhan ni Jacobo. Isang balarawang tumusok sa leeg ng gumagahasa sa waitress. Napalingon ang dalawa at ang apat pa nitong kasamahang nasa mga upuan. Isang matandang ermitanyo na nakabalabal at mahaba ang buhok na nakaponytail lang dumating. Ikaw na naman! Pwes, sa pagkakataong to, hindi ka na makakalabas ng buhay dito! Pero sa halip na gamitin ang baril, dahil kampante ang mga kalaban, inilabas nila ang kanilang mga itak at umatake sa lalaking matanda. Lightning strike! Sambit ng ermitanyo. Bumuluwak ang dugo mula sa leeg ng tatlong umatake at bumagsak ito ng sabay-sabay. Nanlaki ang mga mata ni Kiara at Nathaniel. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng atake ng matandang lalaki. Bago pa man nila ma-absorb kung ano ang nangyari, ay nagulat na lamang sila na tumba na lahat ng mga kalaban at ang pinakahuli, ang taong gumagahasa sa waitress, ay nakasabit sa kahoy na pader habang nakatusok sa kanyang sikmura ang sariling itak. Ikaw nang maglinis dito, manager. Wag mo na ulit papapasukin dito mga ulupong ni Jacobo. Wika ng ermitanyo. Tumango naman ang manager at nagsimula silang mag-ayos at pinagtulungang alisin ang mga katawan ng mga kalaban. Alam mo ba ang mangyayari kapag nalaman to ni Jacobo? Wika naman ni Kiara at lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Mabalbas ito at palangiti. Masyado nang naging barumbadong mga tauhan ni Jacobo. Kadalasan, hindi na nila alam ang kanilang pinaggagagawa. Hindi na rin makontrol ni Jacobo ang utak ng mga tao niya, kaya tinahayaan niya na lamang silang maghasik ng lagim sa mga tao. Paliwanag naman ng matanda. Okay, kung ganun, madali lang palang idispatsa ang warlord na kagaya ni Jacobo kung hindi naman nakikinig sa kanya mga tauhan niya. Litanya ni Kiara. Hindi ko masasabing magiging madali yun, iha. Ang rason lang kung bakit hindi siya maaaring kanain ay dahil gwardyado siya ng mga tao niya. Saad naman ang ermitanyo. Bantay nino? Tanong ni Kiara. Ang grupo ng kobra. Sagot ng matanda. Ang mga mababangis na assassins na alaga ng presidente ng China? So totoo pala ang chismis. Medyo nagulat si Kiara sa narinig. Ang mga bulong ng bundok ang nagsasabi nun sa akin, Kiara. Mga bulong ng demonyo. Naniniwala ka ba sa lumang alamat? Tanong pa ng ermitanyo. Naniniwala akong mas demonyo si Jacobo at kailangan siyang tapusin sa kahit anong paraan at walang makakapigil sa akin na gawin yon. Wika naman ni Kiara. Kung ganon, kumayak na tayo. Posibleng papunta na rin dito ang ilang mga tauhan ni Jacobo at gagamitin nating oras yon para sumalakay. Sambit ng ermitanyong matanda. Manong, pasensya na po ah. Huwag po sana kayo magagalit sa akin pero nais ko lang pong itanong kung sino po kayo. Tanong ni Nathaniel sa matandang lalaki. Napangiti lang ito sa kanya. Sino batang ito? Tumingin ang matanda kay Kiara. Ang pangalan niya ay Nathaniel Manalo, personal assistant ko. Sagot ni Kiara. Nasaan ang partner mong si Mr. Terex? Seryosong tanong ng ermitanyo. Patay na siya,
tugon naman ni Kiara. Ganun ba? Kung ganun bata, ang pangalan ko ay Takeda. Tandaan mong maigang pangalang yan. Sabay ngiti ng ermitanyo. Okay po, Manong. Sagot naman ni Nathaniel. Isang simpleng pagkikita pero dito na magsisimula ang pakikipagsapalaran ni Nathaniel Manalo. Isa-isa ng gumagalaw ang mga baraha sa lamesa. Isa-isa ng nakalatag ang kanilang mga pwesto. Ang simula ng lahat. Ang simula ng mga kasagutan sa mga katanungan. Kinagabihan, nagkaroon ng plano si Nakyara at Takeda. Ang gabing yun ay special para sa warlord at nag-offer ng 5 babae ang mga tauhan niya sa kanya. Sa loob ng silid ni Hakubo, dumating ang isang squad na may dalang mga babae. Pinuno, narito po ang mga dalagang ito upang ialay ang katawan nila sa inyo. Magpakasaya po kayo ngayong gabi. Wika ng isang tauhan ni Hakubo. Pinaharap niya ang 5 babae. Nahuli namin ang 3 ito sa kabundukan. Mga lihim na espiya ng NWA para manmanan kayo. Tinuro nito ang mga babaeng lokal na umiiyak. At ito namang 2 ay mga babaeng misyonaryo na tumutulong sa kapuspalad ng mga bata sa lansangan. Pero natiktikan namin na kabilang din sila sa mga nag-iespiya. 2 misyonaryo naman ang tinuro nito pero isa dito ay si Kiara. Habang ang isa naman ay medical doctor na nagboluntaryo sa mga medical missions sa Thailand. Umiiyak ang doktora sa takot habang si Kiara naman ay nakayuko lang. Lumapit si Hakubo kay Kiara at tinangat ang ulo nito. Nakaharap ni Kiara ang balbasarado at matikas na warlord na dating commander ng Black Triangle. Kapansin-pansin din ang mga peklat ni Hakubo sa ilang bahagi ng katawan, tanda ng matinding labanan. Alatang hindi ka takot. Uwi ka ni Hakubo. Hindi ko po kasi alam ang sasabihin ko, sir. Tumingin si Kiara ng diretso kay Hakubo. Gusto ko mga titig mong yan. Bueno, iwan nyo na sa akin ang 2 misyonaryong ito. Kayo nang bahala sa iba at mag-enjoy kayo. Uwi ka ni Hakubo. Hindi! Bitawan niyo ako! Sigaw ng isa sa mga bihag habang hinihila sila palabas ng silid. Si Kiara naman at ang isa pang babae ay pinahiga ni Hakubo sa kanyang kama. Sa labas naman ay lihim na nakapasok si Nathaniel at Takeda. Isang bantay ang sinakal ni Takeda at binali ang leeg. Si Nathaniel naman ay gumamit ng patalim at sinaksak sa dibdib at tiyan ang isa. Muntik itong makasigaw pero inapakan ni Takeda ang bibig nito. Kung gusto mo silang patayin, siguraduhin mong hindi na sila makakagawa pa ng ingay. Sakalin mo sila ng mahigpit at gilitan mo agad sa leeg. Payo ni Takeda. Okay po, Manong. Tumango si Nathaniel. At kapag papatay ka, kailangang nakamatsyag ka rin sa paligid. Dahil minsan, may aatake na lang bigla sa likod mo nang di mo namamalayan. Dagdag pa ni Takeda. Naiintindihan ko na po, sagot ni Nathaniel. Magara ang kwarto ni Hakubo. Marami itong palamuti at may malaking kama. Inutusan niyang maligo ang 2 babae sa bathtub bago niya gamitin ang mga to. Tinutukan naman ng baril ng 2 bodyguard si Nakyana kaya sumunod ang mga to. Sa loob ng banyo ay nag-e-enjoy manood ang mga bodyguards habang naguhubad si Kiara. Ano nang mangyayari sa atin? Tanong ng doktora. Anong pangalan mo, Doc? Tanong ni Kiara. Celine. Maikling tugon ng doktora. Birhen ka pa ba, Celine? Kasunod na tanong ni Kiara. May asawa na ako. Sagot naman ni Celine. Kung ganon, alam mo na ang gustong gawin ni Hakubo sa atin. So kung gusto mo pang mabuhay, sumabay ka na lang sa Agos. Hindi na nakasagot pa si Celine at nagsimula na ring maghubad ng damit at maligo. Matapos silang maglinis ng sarili ay lumabas na sila ng banyo at humarap kay Hakubo na naka-underwear na lang. Mabalbon na ang dibdib niya at mga hita para na itong unggoy na nag-anyong tao. Subalit kapansin-pansin pa rin ang mga peklat niya sa katawan. Napadila sa labi ang dating commander nang makita ang hubog ng katawan ng 2.
Pinalabas niya na ang mga bodyguards at hinila sa kama si Celine. Huwag! Sigaw ng babae habang si Kiara naman ay nakatayo lang at nanonood. Ang bango mo naman, Doc. Dapat noon ko pa to ginawa. Dinilaan ni Jacobo ang leeg ni Celine. Umalag ang babae pero sinakalito ni Jacobo. Sige, subukan mong pumalag ulit. Lalaslasin ko na yung lalamunan mo at hayaan kitang malunod sa sarili mong dugo. Banta ni Jacobo. Huwag! Please! Wala itong magawa. Binuka ni Jacobo ang mga hita ni Celine at hinalika ng mga binti nito. Hindi! Tama na! Please! Naramdaman ni Celine ang paghagod ng mapangahas na dila ni Jacobo sa kanyang mga binti. Dahil sa takot ay hindi ito makapanlaban. Kahihiyan, takot at pagkamuhi ang kanyang naramdaman sa kamay ng dating warlord. Samantala, sa ibabang silid naman, panay sigaw ng tatlong babae habang sabay-sabay silang ginagahasa ng mga tauhan ng warlord. Ang swerte talaga natin ngayong gabi! Wika pa ng isang lalaki. Tumigil na kayo! Pero bingi ang mga lalakihan sa mga daing at sigaw ng mga babae. Pinagpapasapasahan ng tatlo habang patuloy sa inuman ng iba at paghit-hit ng droga. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakapasok na sina Nathaniel at Takeda sa loob. Saksi ang dalawa sa kahayupan ng mga lalaki. Isang bantay ang inuna ni Nathaniel at pinasirit niya ang dugo sa leeg nang kanya itong hiwain ng hawak na patalim. Pero nang kanya itong hilahin at itago ay nahirapan ang binatilyo dahil sa bigat nito. Hindi niya inaasahang makikita siya ng tatlong kasamahan ng kanyang napatay. Hoy! Ikaw! Sita ng lalaki. Tumigil ka! Sigaw ng mga ito at kaagad nilapitan si Nathaniel. Yari na! Walang nagawa ang binatilyo. Nakita na rin siya ng mga gumagahasa sa mga babae at lahat ng nasa silid ay bistado na siya. May dagang nakapasok! Kakainin kita ng buhay! Wika ng isang lalaki. Halika rito, bata! Mukhang malambot na malambot ang balat mo! Ang sarap mong gawing pulutan! Hinablot ng isa si Nathaniel pero sinipa ito ng binatilyo sa tiyan. Napaatras lang ito at hindi ininda ang atake ni Nathaniel. Oh! Marunong ka palang sumipa, ha? Subukan natin yung galing mo kung makakasipa ka pa ulit! Lumapit muli ang lalaki at sinubukang hablutin si Nathaniel. Mabilis pumalag at umiwas ang binatilyo. Inabol siya ng hayok na lalaki. Babarilin na sana si Nathaniel ng ibang kasamahan ng lalaki pero pinigilan niya to. Gusto nitong makatikim ng laman ng tao. Sa kakahabol ng lalaki ay hindi nito napansin ang nahablot ni Nathaniel na paso ng halaman at hinagis sa lalaki. Tinamaan ito sa mukha ng nabasag na paso. Napuwing din ito ng lupa mula sa paso at hindi nito nabantayan ang atake ni Nathaniel. Sinaksak ito sa dibdib at leeg. Napaluhod ito sa pinsala. Sa puntong ito ay hindi na huminto ang mga kasama ng lalaki. Tinutukan na nila ng baril si Nathaniel pero mula naman sa gilid nila ay lumitaw si Takeda. Mabilis ang inisa-isa ni Takeda ang bawat kalaban at tumanggap ito ng mga pag-atake sa leeg, dibdib, muka, sikmura at ulo. Mistulang dinaanan lang ang mga ito ni Takeda at bumagsak sila ng sabay-sabay. Paano mo nagawa yun? Namangha ang binata at lumapit kay Takeda. Tinapik lang nito ang balikat ni Nathaniel at ngumiti. Kung nasa gitna ka na ng laban, siguraduhin mong walang makakalapit sa'yo. Dahil kapag may nakahawak sa'yo, mapapaaga ang pagbulak sa ilong mo. Wika ni Takeda. Tatandaan ko po yan, Manong. Sagot ni Nathaniel. Kailangan alerto ka palagi sa paligid mo. Dugtong pa ni Takeda. Nailigtas ng dalawang mga babae at pinayuhan sila ni Takeda na magtawag ng mga taong po pwedeng makatulong sa kanila. Sa silid naman ni Jacobo ay hinahalay na niya si Celine ng patuwad.
Iyak nang iyak lang ang babae habang nagpapakasarap sa katawan nito ang warlord. Wala sa imahinasyon ni Celine ang makaranas ng impyerno. Nagpunta lamang siya sa Thailand para makapag-volunteer sa mga nangangailangang bata. Pero ngayon, narito siya, isang sex slave. Walang kamalay-malay ang mister nitong nasa Pinas na ginagahasa na siya ng ibang lalaki. Nag-enjoy ka ba sa panonood? Tanong ni Jacobo kay Kiara nang mapansin niyang nakatitig ito. Gusto ko ang ginagawa mo. Sagot naman ni Kiara. Huwag ka mag-alala. Isusunod na rin kita sa kasama mo. Tinuloy ni Jacobo ang pag-araro kay Celine. Subalit biglang sumampa sa kama si Kiara at nagulat si Jacobo nang ipitin ni Kiara ang ulo niya gamit ang mga hita nito. Masyado mo nang binababoy ang kasama ko. Ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Uwi ka ni Kiara. Bueno. Sige. Naging sunod-sunuran ni Kiara ang warlord. Pinatihaya ni Kiara si Jacobo at pumatong siya sa mukha ng lalaki. Napasibasib tuloy ang manyak at tila enjoy na enjoy naman si Kiara sa pagkain sa kanya ni Jacobo. Subalit inipit ulit ni Kiara ang ulo ni Jacobo at sa isang malakas at mabilis na piga ay nabali nito ang leeg ni Jacobo. Sa tindi ng kanyang atake ay hindi na nakaporma pa ang warlord at sumirit sa tiyan niya ang sariling dugo. Pinatay mo siya? Bulong ni Celine. Oo. Naipaghiganti ko na rin ang nanay kong guro na pinapugutan niya ng ulo. Tara na, lumabas na tayo rito. Ani Kiara. Pero paano? Ang dami nila sa labas. Pangamba naman ni Celine. May mga kasamahan ako. Tara na. Muling nagbihis ang dalawa habang nakatihaya sa kama si Jacobo. Kumatok ng pinto si Kiara at binuksan nito mula sa labas ng dalawang bantay. Kaagad inatake at pinilipit ni Kiara ang mga leeg ng mga ito. Sa ibaba naman ay isa-isang bumagsak sa kamay ni Takeda ang mga tauhan ni Jacobo. Walang laban ang mga ito sa liksi at bagsik ng matandang ermitanyo. Ilang saglit pa at nagkita na sila sa main hall. Nasaan si Jacobo? Tanong ni Takeda. Inapos ko na siya. Sagot naman ni Kiara. Ayos lang ba kayong dalawa? Sabat naman ni Nathaniel. Tumingin sa kanya si Kiara at ngumiti. Agad tumakas ang grupo at palabas sa main gate ng malaking mansyon. Lingid sa kaalaman nila na may sniper scope na sumusunod sa kanila. Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng gabi ang isang putok ng rifle. Tinamaan si Nathaniel ng isang sniper shot sa likod at nasalo ito ni Takeda bago matumba. Kaagad silang nagtago sa likod ng isang sasakyan. Wisit! Nasa 1 o'clock ang sniper! Kamusta si Nathaniel? Wika ni Kiara. Hindi siya makahinga. Wika naman ni Takeda. Nakita nilang naghihingalo si Nathaniel. Binabara ng hangin ang baga niya. Kailangan niya madala kaagad sa ospital bago patuluyang bumagsak ang baga niya. Sabat naman ni Celine. Kaya mo ba siyang gamutin ngayon? Tanong naman ni Kiara. Umiling si Celine. Kailangan ko lang ng mga gamit pero naiwan ko ito sa hotel. Sagot ni Celine. Gaano to kalayo? Tanong muli ni Kiara. Malapit lang yun dito. Pero kailangan na nating magmadali. Baka hindi na siya makasurvive kapag nagtagal pa siya sa lagay na yan. Tugon ni Celine. Okay, sandali lang. Binuksan ni Kiara ang pintuan ng sasakyang tinataguan nila. Gumapang siya sa loob at hinotwire niya ito. Umandar naman ito kaagad at napansin ito ng sniper. Marunong ka ba magmaneho, Takeda? Tanong ni Kiara. Hindi. Sagot ni Takeda. Okay, pwede mo bang kunin ang baril doon? Sabay turo ni Kiara sa isang rifle malapit kay Takeda. Gamit ang tela, sinabit ito ni Takeda at hinatak. Ibinigay niya ang rifle kay Kiara. Celine, ikaw na ang magmaneho kapag naasinta ko na ang sniper. Kaya mo bang gawin yon? Mautoridad na utos ni Kiara. Okay. Sabay tango ni Celine. Tandaan nyo, 5 segundo ko lang madidistract ang sniper. Hindi ko pa alam kung gaano kataas ang kapasidad niya. Kaya dapat bilisan mo ang pagpapatakbo ng sasakyan.
paliwanag ni Kiara kay Celine. Ipinasok naman ni Takeda si Nathaniel sa likod na upuan. At mabilis na pinuntirya ni Kiara ang hinihinalaan niyang posisyon ng sniper at bumaril siya. Tumama ang bala niya. 2 metro ang layo sa sniper. Nakadapa sa kabahayan ng sniper at may binocular goggles ito. Sumagot naman ang putok ang sniper pero nagmintis ito. Tara na! Kaagad pinastart ni Celine ang sasakyan at umarangkada na sila. Napangiti si Nakyara at Takeda, subalit hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Tinamaan si Celine ng sniper shot sa batok at bumagsak ang ulo niya sa manubela. Muntik pang mabangga ang sasakyan pero naalalayan nito ni Kiara. Nakaligtas na sila sa sniper pero isa naman sa kanila ang nalagas. Tinuloy na lang ni Kiara ang pagmamaneho. Ang sniper naman ay tumayo matapos matamaan ng driver. Naka-on pa rin ang binoculars nito. Bago ito hinubad ay may pinindot ito sa gilid ng binoculars. Naglabas ito ng visual shockwave na kung saan naging mala x-ray ang paningin ng sniper at nakita pa nito ang sasakyang ginagamit ni Nakyara. Umuntiri ay tumuli at tinarget na ang ulo ni Kiara. Mabilis nitong kinalabit ang gatilyo. Biglang nahuli ni Takeda ang sniper bullet na siyang ikinagulat ng sniper. Imposible. Bulong nito. Wala na itong nagawa nang makatakas ang sasakyan. Nasaan na sila? Isang radio message mula sa headphone ang natanggap ng sniper. Nakatakas sila. Sagot ng sniper assassin. Hindi ko akalaing may makakatakas pala sa eyesight mo, Red Bull. Sagot ng kausap ng sniper. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila makakatakas ulit sa akin. Uwi ka ng sniper. At si Jacobo? Tanong pa ng kausap nito. Patay na siya. Sagot ni Red Bull. Tsak na di matutuwa dito si boss. Uwi ka ng kausap ni Red Bull. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Tugon naman ni Red Bull. Huwag ka na ulit mabibigo sa pagkakataong to. Sabay pinutol na nito ang tawag. Makalipas ang ilang oras at halos magdamag na nagtulungan si Nakyara at Takeda para mailigtas ang buhay ni Nathaniel. Sa kabutihang palad ay naging stable na ang lagay ng binatilyo. Mahimbing itong natutulog sa kama ng motel room na pinagtaguan ni Nakyara. Takeda, lubos ako nagpapasalamat sa pagtulong mo sa misyon ko. Pero meron lang akong hihinging pabor sa'yo. Wika ni Kiara. Alam kong sasabihin mo rin yan, Kiara. Pero pasensya na. Hindi pwede. Napatingin si Kiara kay Takeda. Wala pa siya sa kondisyon ngayon. Gusto ko lang nabantayan mo muna siya habang wala ako. Kailangan kong makabalik agad at makapag-report sa agency. Pakiusap ni Kiara. Hindi ko kayang mag-alaga ng bata, Kiara. Sagot ni Takeda. Pagmasdan mo siya. Sabay turo ni Kiara kay Nathaniel. Napabuntong hininga si Takeda at tinitigan ang binatilyo. May kasunduan kami. Nangako ko sa kanya na ilalayo ko siya sa lugar na to. Pero sa kondisyon niya ngayon, imposibleng makayanan niya to. Kailangan ko na rin kumilos para makompleto ko na ang misyon ko. Huwag ka maglala. Babalikan ko rin siya kaagad, pangako yan. Ikaw na munang bahala sa kanya habang di pa ako nakakabalik. Uwi ka naman ni Kiara. Gaano ka ba katagal mawawala? Tanong ni Takeda. Hindi ko alam. Mga ilang linggo pa siguro nga abutin. Sagot naman ni Kiara. Ipangako mong babalik ka para sa kanya, Kiara. Kung hindi, iiwan ko rin siya dito na mag-isa. Sambit ni Takeda. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo, Takeda. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ani Kiara. Hindi mo pa ako ganong kilala, Kiara. Tugon naman ni Takeda. Tama ka. Pero ibang nakikita ko sa mga mata mo kumpara sa mga sinasabi mo. Litanya pa ni Kiara. At anong nakikita mo? Tinitigan ang ilang segundo ni Kiara si Takeda at gumiti ito. Isa kang mabuting tao. Bumilog lang ang mga mata ni Takeda. Makaraan ng ilang araw, sa gitna ng disyerto na pinagkukutaan ng isang grupo ng mga gun smugglers, isa-isang bumagsak ang mga to. Kahit pa armado at marami ang mga kalaban, wala silang nagawa sa kanilang nakabangga.
Isang babaeng may gas mask, payat ito at may mahabang buhok na naka-ponytail. At ang bawat makaharap niyang mga kalaban ay biglang nahihirapang huminga. Napapahawak ang mga ito sa leeg nila at naghihingalo. Sino ka? Tanong ng leader ng gun smugglers. Siya na lamang ang natitira. Ang taong humuhugot sa kaluluwa mo. Sagot naman ng babae. Biglang nahati ang katawan ng leader ng gun smugglers nang atakihin nito ng isa pang assassin na swordsman at ang mukha nito'y parang isang pating. Pare-pareho lang talaga mga langgam na to. Ang hihina. Wala man lang akong makaharap na makakatapat sa lakas ko. Pero mabuti na rin to. Dagdag ensayo na rin. Wika ng swordsman. Tandaan mong mabuti ang mukha ng partner ko, si Sanji. Ang kilabot na mananabas. Wika ng babae sa leader na inagawa ng buhay dahil ang kalahati ng katawan niya ay 2 metro ang layo. At ako si Mystica, ang tagakuha ng kaluluwa. Sabay ngiti ng babae bago matumba ang biyak na katawan ng leader. Matapos ang misyon ng 2 na ubusin ang mga gun smugglers, dumating ang isang lalaki na tauhan ng kumontak sa kanila. Binigyan ang mga ito ng malaking pabuya dahil sa misyon. At nang matapos ang kanilang transaksyon, nagring ang cellphone ni Mystica. Oras na para bumalik, Sanji. Pinapatawag na tayo ni boss. Wika ni Mystica. May bago ba tayong misyon? Nauuhaw na ulit tong espada ko eh. Wika naman ni Sanji. Sa ngayon, wala pa. Pero mukhang may bago siyang pinaplano. Sagot naman ni Mystica. Dumura si Sanji at sumunod kay Mystica. Pagkalipas ng 1 linggo, unti-unting gumaling ang mga pinsala ni Nathaniel sa tulong ni Takeda. Hindi siya iniwan ng matanda gaya ng ipinangako nito kay Kiara. Subalit walang kasiguraduhan ng 2 kung kailan babalik si Kiara. Kung kailan niya matutupad ang pangakong ilalayo niya si Nathaniel sa impyernong lugar na ito. Pasensya ka na, bata. Pero hindi kita matutulungan sa gusto mo. Ani Takeda. Nakatayo ito sa likod ng pinto habang nakaupo naman sa gilid ng kama si Nathaniel. Pero Manong, pakiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo akong lumaban. Iniwan na po ako ni Kiara. Kaya ikaw na lang po ang alam kung makakatulong sa akin para maproteksyon na ng sarili ko. Nakaluhod at nakayuko na si Nathaniel sa paanan ni Takeda. Saglit na natahimik ang matandang ermitanyo. Ang sutra. Hindi ito isang bagay lamang na maaaring gamitin ng isang tao para protektahan ang kanyang sarili. Isang sagradong teknik ito at aabuti ng 1 taon bago makamit ng taong naghahangad nito. Sagot ni Takeda. Kaya nga po turuan niyo ako. Wala akong pakialam kung abutin man tayo ng 10 taon. Gusto ko talaga matuto. Napabuntong hininga si Takeda. Tinignan nito ng maigi ang mga mata ng binatilyo. Nag-aalab ito sa determinasyon. At sa tagpong yun, napatango ng bahagya si Takeda. Ang batang nasa harapan nito ay handang suungin ang anumang bagay para lang mabuhay. Mula sa bulubundukin ng Doi Inthanon, probinsya ng Chiang Mai, Thailand. Matatagpuan ang 2 taong patuloy sa pagsasanay upang makamit ang sutra sa paanan ng mababang bundok. 7 taon na ang nakalipas matapos makapagdesisyon si Takeda na ibahagi kay Nathaniel ang lahat ng kanyang nalalaman. Subalit habang nag-eensayo ang 2 ay hindi nila inaasahan ang pagdating ng 1 bisita. Isang taong naikwento na ni Takeda kay Nathaniel na makakaharap niya sa hinaharap. Ang taong mandirigma na 1 siglo nang nabubuhay sa mundo ng mga mortal at mga espiritwal. Sa tinagal-tagal ng panahon, dito lang pala kita makikita, Takeda. Isang malalim at magaspang na boses ang narinig ni Nathaniel mula sa itaas ng bundok. Napatingala ang 2. Nanlaki ang mga mata ni Takeda. Napanganga ito na animo'y nakakita ng demonyo. Isang medyo matangkad na tao na tansyang nasa 6 feet at napakalaki ng katawan at bato-bato ang mga muscles nito. Nakasuot ito ng makapal na baluti na kulay abo na mukhang heavy armored knight. Nakasabit sa likod nito ang kampilan at nasa gilid naman ang bewang nakasukbitang balaraw.
Ang bracelet nito ay yari rin sa bakal at ubod ng kapal. May suot itong maskarang korting bungo na natatakpan ang bibig at ilong nito. May suot itong hood sa ulo at hindi na maaninag ang mukha nito bukod sa kanyang mga matang kulay pula na tila umiilaw sa kasikatan ng araw. Nakatayo ito sa tabi ng puno at tinitignan sa ibaba si Nathaniel. Sa wakas ay nagkaharap na si Nadimos at Nathaniel. Subalit sa pagkakataong ito ay malaki na ang pinagbago ni Nathaniel. Ang kapangyarihan ng sutra ay lulutang na. Ang puwersa ng kabutihan ay tila magtatagumpay. Anong ginagawa mo dito, Dimos? Narito ka ba para pasalangin ako? Tanong kaagad ni Takeda. Yan ba ang isasalubong mo sa akin, Takeda? Matagal na panahon na rin simula nung humiwalay ka at nagdesisyong tumahak ng ibang landas. Bakit, Takeda? Tanong naman ni Dimos. Dahil una pa lang, ayoko nang makinig sa mga sinasabi mo. Alam ko ang pinaplano mo, Dimos. Patuloy kang nabubuhay para sa isang layunin. Isang layunin na tuluyang sisira sa mundo. At hindi ko yun hahayaang mangyari. Matapang na sagot ni Takeda. Ikaw na siguro ang batang tinutukoy sa akin ni Red Bull. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Anong pangalan mo? Bumalik sa dating estado ang mga mata ni Dimos, ngunit walang emosyon na nakatitig kay Nathaniel. Ikaw si Dimos? Nauutal na tanong ni Nathaniel. Tila ba nakakita siya ng multo? Ako nga, buto at laman. Sagot ni Dimos. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Nathaniel. Nanginginig ang boses niya sa malakas na aura ni Dimos. Tinuturuan ka ni Takeda ng makalumang estilo. Tama ba ko? Pero kung hahayaan mo ko ang magtuturo sa'yo, mas magiging malakas ka pa. Ani Dimos. Tuturuan mo ako ng sagradong teknik? Sagot ni Nathaniel. Iho, walang sagradong bagay sa mundo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng sutra. At tanungin mo si Takeda, bakit sa umpisa pa lang ay ayaw kanyang turuan ito? Dahil natatakot siyang harapin ang katotohanang mas higit na lalakas ka pa kesa sa kanya. Paliwanag ni Dimos. Malakas? Higit na malakas kesa sa'yo? Saad ni Nathaniel. Walang sino man ang makakapantay ng lakas ko, iho. Gayunman, makakamit mo agad ang sutra kapag naisipan mong sumama sa akin. At iwan ang matandang yan. Magiging ganap kang mandirigma at katatakutan ka ng lahat. Turan ni Dimos. Tumingin ng matalas si Takeda sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya, Nathaniel. Masisira ang mundo kapag pinili mong sumama sa kanya. Sambit ni Takeda. Alam ko po, Master. Huwag po kayo mag-alala. Nasa panig niyo pa rin ako. Sagot ni Nathaniel. Kung ganun, mapipilitan akong tapusin ka, Takeda. Natumba ang puno nang biglang sumugod si Dimos. Nasa harapan na kaagad ito ni Takeda at nagpakawala ng suntok. Nablock ni Takeda ang atake ni Dimos at sumagot siya ng sipa sa tagiliran. Napaatras si Nathaniel ng ilang metro sa malakas na ataking pinakawalan ng dalawa. Dito nag-umpisang magpalitan ng suntok at sipa ang magkatunggali. Samantala, sa masukal na bahagi ng kakahuyan ay nakadapa sa ibabaw ng sanga ng puno si Red Bull at may hawak na sniper rifle. Sinisipat ang target. Dahil sa liksi ni Takeda ay nagbago ng target si Red Bull at tinutok ito kay Nathaniel. Nakahinto ang scope niya sa ulo ng binata. Kinalabit niya ito pero nagulat siya nang may dumaplis na bala sa punong pinupwestohan niya. Napatago siya kaagad. Galing kanlura ng bumaril sa kanya at isa ring sniper. Hindi niya tumakita dahil sa sukal ng kakahuyan at ginamit niya ang ihip ng hangin na papunta sa kanyang direksyon. Nasa disadvantage si Red Bull kaya umalis siya at nag-iba ng pwesto.
sa ibabaw naman ng waterfalls, napadpadang dalawa at nagsimula na ang laban ng susulat ng tadhana ni Nathaniel. Unang sumugod si Takeda kay Demos. Mabilis itong nakalapit at nakipagpalitan ng mga suntok. Parehong mabibilis ang kanilang mga kamay. Gumuguhit sa hangin ang malalakas na opensa at depensa ng kanilang mga kamao. Naglalaho ang dalawa sa bilis sa harapan ni Nathaniel at sumabog ang lupa sa likuran ng binata. Dito lumitaw ang dalawa at patuloy ang labanan nila. Nakaiwas si Demos sa sipa ni Takeda at nag-counter ito ng uppercut. Pero sinalulang ang kamao nito at inikot ang buong braso tsaka sinipa ang mukha ni Demos pa ibaba. Bumagsak sa lupa ang mukha nito pero agad itong nakakounter ng sipa at hinarang ni Takeda ang braso niya. Nasalag niya ang atake. Tulalang namangha si Nathaniel. Nasyak siya sa kilos ng dalawa. Masyadong mataas ang fighting skills at combat tactics nila. Oy Nathaniel! Tatayo ka lang ba dyan at tutunga nga? Tanong ni Takeda. Nabibigla pa rin ang bata sa nangyayari. Yan ang nagiging resulta kapag maling pamamaraan ang itinuturo mo, Takeda. Wika ni Demos. Nabibigla. Mali ka. Sa palagay ko, nasusurpresa lang siya. Bigyan mo lang siya ng panahon at gagamitin niya itong oras para lumakas pa. Oy Nathaniel, tatanungin kita. Nahihirapan ka bang sundan ang mga galaw namin? Tanong ni Takeda kay Nathaniel. Hindi po. Nasusundan ko po kayo parehas. Sagot naman ni Nathaniel. Nakita mo na, Demos. Matalas sa mga mata ni Nathaniel. At nakikita niya mga galaw natin, maliban sa'yo. Naniniwala akong balang araw ay mas lalakas pa si Nathaniel at hihigitan niya tayo. Bigyan mo lang siya ng panahon. Sabay tawa ni Takeda. Walang sino man ang makahihigit sa lakas ko. At alam mo yan, Takeda! Sumugod si Demos na parang isang bullet train. Subalit iniwasan lahat ni Takeda ang kanyang mga atake at nakapasok ito ng tatlong magkakasunod na suntok sa tiyan ni Demos. Isang apak sa kilid ng tuhod at isang malutong na uppercut na nagpaangat ng ulo ni Demos. Raiden Strike! Usal ni Takeda. Ang mas malalakas na version ng Lightning Strike na kung saan ang apat na mga suntok ni Takeda ay may kasamang kuryente na malakidlat ang tumama sa katawan ni Demos at tumilapon ito papunta sa isang malaking bato na nawasak sa impact ng kanyang katawan. Bumagsak ang bato sa waterfalls habang nanginginig na tumayo ang mandirigmang ninuno. Tumayong muli ang malahalimaw na kalaban na si Demos pero bigla itong sumugod kay Nathaniel. Nagulat ang binata nang makalapit na ito sa kanya pero naka-activate ka agad ito ng sutra at nakaiwas at dumipensa pero natamaan ito ng suntok sa tiyan. At nang dumating ang isa pang kamao ay sinipa bigla ni Takeda ang mukha ni Demos at tumalsik ito sa kabilang gilid ng ilog. Nathaniel, alam kong handa ka ng lumaban. Kailangan mo lang mag-focus. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Mag-concentrate ka at maniwala sa iyong sarili na kaya mo to. Hayaan mong lumabas ang natatangi mong husay at galing. Wika pa ni Takeda. Mali ka dyan, Takeda. Ang takot ang siyang nagpapalakas sa tao. Ang pakiramdam ng may takot sa sarili ang magiging sandata mo sa laban. Yan ang magtutulak sa'yo para lumaban sa anumang hamon ng kapalaran. Umataking muli si Demos at sa pagkakataong ito ay sabay nakipaglaban sina Takeda at Nathaniel. Magkasabay na nakipagpalitan ng suntok at sipa ang tatlo. Parehong malalakas, parehong mabibilis. Sumasabog ang tubig at lupa sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Nahahati ang ulan sa lakas at bilis ng kumpas ng kanilang mga atake. Subalit sa kabila ng kanilang effort ay nasasabayan pa rin sila ni Demos na nakangiti pa. Dahil dalawa na ang kalaban, mas nag-e-enjoy ito sa pangyayari. Dito nakalusot ang kamao ni Nathaniel at sumapak ito sa mukha ni Demos. Pero wala itong epekto at nang mag-focus sa kanya sandali ang mandirigmang ninuno. Umatake muli ng Raiden Strike si Takeda at tumalsik muli si Demos. Dahil sa takot mo na yan, kaya binalot ka ng kadiliman. Patawarin mo ako, Demos. Pero hindi ko nahahayaan pang magpatuloy ang kasamaan mo sa lupa. Umikit si Takeda at nag-focus muli.
Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay tila mas nagliliwanag ito ng kabutihan. Ang positibong enerhiya sa kanyang katawan ay tila nagbigay ng takot kay Demos. Nag-focus din si Demos at binigyan ng sarili ng marka sa noo. Naging kulay pula ang katawan nito. Pumuti at tumayo ang buhok at nang binuksan ng kanyang mga mata ay itim na ito at lumuha pa ng dugo. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Dudurugin ko ang katawan mo, Takeda, at buburahin na kita sa mundo! Sambit ni Demos matapos ilabas ang kapangyarihan. Tunay ngang malakas ka, Demos, pero ito ang banal na liwanag. Sagot naman ni Takeda. Banal na liwanag? Hindi! Nanlaki ang mga mata ni Demos. Octa Dragon Light Strike! Usal ni Takeda. Limang malalakas at mabibilis na atake sa limang vital points ni Demos ang tinamaan ni Takeda. Ang lalamunan, dibdib, balikat, siko at bodega. Hindi nakagalaw si Demos at nanigas ang katawan nito. Nilapitan ito ni Takeda at diniin ang hinlalaki sa noo. Heavenly Seal! Nangisay si Demos at nawala ng lakas. Biglang sumugod si Nathaniel para tapusin ito. Lightning Strike! Tumalsik si Demos at nahulog ito sa waterfalls. Sinundan ng dalawa ang kalaban pero hindi na nila ito nakita pa. Patay na ba siya? Tanong ni Nathaniel. Hindi ko alam. Nanghina bigla si Takeda at napabuga ng dugo. Inalalayan siya ni Nathaniel pero tinulak siya nito at pilit na tumayo. Huwag, Nathaniel. Tapusin na natin ito. Ang huling pagsasanay mo. Ang huling teknik na may papamana ko sa iyo. Sambit ni Takeda. At sa pagtarak ng kidlat, nagtapos ang laban ng tatlo. Natanggap ni Nathaniel ang last fist of the raging heavens na ibinigay ni Takeda. Naglalaman ito ng mga spells, dark magic at pagsamon ng evil spirits. Ito ang hudyat na handa na ang katawan ni Nathaniel para isa lang sa master ng sutra. Mahina na ang katawan ni Takeda nang tulungan siya ni Nathaniel at sa kanyang mga kamay ay humiga ang kanyang master. Natapos na rin tayo sa wakas. Ipinagbabalaki talaga kita bilang estudyante ko. Ngunit nawawala na ako ng lakas. Ginamit ko ng buo ang enerhiya ko para lang matalo si Demos. Pero ikaw, marami ka pang pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Alam ko kung saan may liwanag, may aninong nalilikha. Inako na ni Demos ang anino para ikaw ang magliwanag. Naniniwala akong ikaw ang pag-asa ng mundo. Nasa mga kamay mo, nakasalalay ang lahat. Paalam, Nathaniel. Umikit na ito at tuluyang nawala ng lakas. Napaiyak na lamang si Nathaniel habang yakap ang master niya. Master! Sigaw ni Nathaniel. Umalingaw-ngaw ang isang sniper shot mula sa malayo at sa isang puno nahulog ang isang lalaki. Natanaw ito ni Nathaniel at hindi siya nagkakamaling. Ito ang tumira noon sa kanila na ikinasawi ng doktora. May isang sniper na pumatay kay Red Bull. Niyakap muli ni Nathaniel ang katawan ni Takeda. Ilang minuto pa at may dumating. May hawak itong sniper rifle. Nathaniel! Boses ito ng babae. Napalingo ng binata. Kiara! Wala na siya! Nalungkot si Kiara nang hindi na nito maabutan pang buhay si Takeda. Kinalulungkot ko. Pero kailangan na nating umalis, Nathaniel. Binuhat ni Nathaniel si Takeda habang may lalaki pang nakatingin sa kanila sa malayo. Isa sa mga kasamahan ni Red Bull. Si Sanji. Hindi na ito nagpakita pa at nagmamasid lang. Nang makalayo na si Nathaniel ay umalis na rin to. Nilibing ni Nathaniel ang labi ni Takeda sa burol sa harapan ng bahay kubo nito. Tumila na rin ang ulan at tila lumampas na ang unos. Tulalang nakatitig si Nathaniel sa nicho ng puntod ni Takeda.
Nathaniel, sumama ka sa akin. Nakita kitang lumaban. Malaki ang maitutulong ng kakayahan mo sa grupo. Alok ni Kiara. Akala ko hindi ka na babalik. Tulalang sagot ni Nathaniel. Tinupad ko ang pangako ko, di ba? Alam kong huli na ang dating ko. Pero nandito na ako ngayon. So ano na? Gusto mo bang sumali sa amin? Wika pa muli ni Kiara. Sumali saan? Tanong ni Nathaniel. Sa Scorpion. Mga agents kami. At layunin naming protektahan ang mga taong naaapi. So anong desisyon mo? Babalik ka pa ba sa pamilya mo? O sasama sa akin? Tumingin si Nathaniel kay Kiara. Hindi na ito sumagot at tumango na lang kay Kiara. Dito na magsisimula ang alamat ni Nathaniel. Sa libingan ng mga bayani sa puntod ni Simon Manalo ay may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at ripped jeans. Nakaboots ito at may suot na salamin. 6-footer ang tangkad at brownish ang buhok. Tinitignan ng lalaki ang puntod. Isang lalaki naman ang lumapit at tumingin din sa puntod. Matagal ka rin nawala, iho. Ang balita ko ay nasa abroad ka raw. Anong plano mong gawin at napabalik ka ng bansa? Wika ng lalaking medyo may edad na rin at tinitignan ang naka-leather jacket na lalaki. Naparito lang ako para sa isang mahalagang misyon. Yun lang at wala nang iba. Maikling sagot ng lalaki sabay sindi ng Yossi. Alam mo, naalala ko talaga sa iyo ang dati kong partner. Kuhang-kuha mo ang kilos niya at maging ang estilo niya ng pag-yossi. Malaki na talaga ang pinagbago mo, iho. Matagal ka na rin hindi nagpapakita sa pamilya mo. Hindi mo ba sila bibisitahin? At sabihing narito ka pa at boy pa? Uwi ka ng matanda. Hindi ko pwedeng makompromiso ang katayuan ng pamilya ko, Ninong. Alam niyo po yan. Sabay buga ng makapal na usok. Pero paano ang mahal mong ina? Hindi mo ba siya bibisitahin? Marami nag-aalala sa kalagayan mo noong nawala ka. Alam mo ba yon? E ako nga, umabot pa ako ng Mindanao para lang mahanap ka. Pero nabigo ako. Nangako ko sa puntod ng ama mong hindi kita pababayaan. Ganon din ang pangako ng pangalawa mong ama. Siguro naman ay panahon na rin para maibsan mo ang kanilang mga puso at bumalik ka na rin sa kanila kahit sandali lang. Turan pa ng matanda. May isang babaeng maputi ang lumapit sa likod ng dalawa. May glasses ito at fit ang kasuotan. Oras na. Sumaludo ang naka-leather jacket sa puntod ni Simon at tumaliko dito. Matapos itapon ng Yossi ay sinundan naman siya ng babae. Nathaniel! Tawag ng matanda at tumigil sandali ang lalaki sabay lingon sa ninong niya. Huwag na huwag ka magkakalat dito sa lungsod. Biro pa ni Dennis at nakangiti ito. Hindi ko mapapangako yan, ninong. See ya! Isang kumpas ng kamay at nagpaalam na siya sa matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Umasok si Nathaniel sa kotse at inayos sandali ang side mirror. Saan mo balak pumunta, Nathaniel? Tanong ng babae. May hinahanap akong tao. Malakas ang pakiramdam ko na posibleng nandito lang siya sa lungsod. Sa akong ganap na expert ng sutra, Michelle. Kaya oras na para gawin ang role ko. Tsaka may dadaluhan din akong cult festival sa susunod na linggo. Gusto mo ba sumama? Alok pa ni Nathaniel. Gusto ko sana eh, kaso bibisita pa ako kay Lola. Maybe next time na lang. Tumangulang si Nathaniel. Nauunawaan niya ito at numiti siya. Pinaharurot ka agad ni Michelle ang sasakyan palabas ng libingan ng mga bayani. Sa kabilang dako naman ng lungsod, nag-umpisa ang lahat sa isang krimen. Isang malagim na krimen. Natagpo ang isa ng malamig na bangkay ang binatang si Clark sa kanyang silid matapos marinig ng kanyang mga magulang ang kanyang nakakapanindig balahibong mga daing at sigaw. Nang mabuksan nila ang pinto ng silid, ay napakalamig sa loob na animoy nasa loob ka ng nagyayalong lugar. May lumalabas pang usok sa mga bibig nila nang pasukin ng madilim na silid. Binuksan nila ang ilaw pero hindi ito gumagana at nang gamitin ang kanilang cellphone ay tumambad sa kanila ang nakakapangilabot na itsura ng binatilyo. Nakanganga ito at kunot ang ekspresyon ng mukha na parang nakakita ng nakakakilabot na bagay. Wala na itong mga mata at putulang dila. Nang dumating ang mga pulis at detectives, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita.
Pinakausap ng kapulisan ng mga magulang ng bata at napapailing na lang si Detective Rodriguez. Dumukot ito ng sigarilyo at nagsindi. Sa edad na 41, marami nang nakitang nakakatakot na mga bagay si Detective San Telmo Rodriguez. Mga bagay na gawa ng tao. Anong problema, San Telmo? Lumapit ang partner niyang si Detective Ricardo Tuazon. Edad 40 at longtime partner ni San Telmo. Alam mo, Bok, ang dami ko nang nakitang mga bagay na hindi nakakayanan ng sikmura ng sino mang may normal na pag-iisip. Pero ito, kakaiba ito sa lahat. Wika ni San Telmo. Paano kakaiba? Kumuha din ng sigarilyo si Ricardo at nakisindi kay San Telmo. Isipin mo nga, kitang-kita naman kung ano nangyari sa bata. Pero bakit ni isang bakas ng taong pumasok, wala tayong makita? Tugon ni San Telmo. Eh baka magaling maglinis ng prinsang pumatay. Sagot naman ni Ricardo. Ricardo, sino bang tarantado ang papatay ng batang yan? Kung ang kakayahan ng pumatay, e pang professional. Saad ni San Telmo. Nasa initial phase pa lang naman tayo ng investigation, Bok. Bigyan mo ng kaunting panahon. May makukuha din tayong leads. Tugon naman ni Ricardo. Ayoko maging cold case to, Bok. Sambit ni San Telmo. Huwag ka mag-alala. Gagawin naman natin ang makakaya natin eh. Tinapik ni Ricardo ang balikat ng kaibigan. Nakita naman ni San Telmo ang isang babaeng patrol officer na hawak ang laptop ni Clark. Nilapitan niya to. Ako na, iha. Wika ni San Telmo. Ah, sige po, sir. Inabot ng babae ang laptop na nakalagay sa isang silyadong supot. Ano gagawin mo dyan? Tanong ni Ricardo. Ano pa, edi ibibigay sa computer whiz natin. Baka may makita tayong clues dito. Nilapitan ni San Telmo ang mga magulang ni Clark. Ma'am, sir, may password po ba ang laptop ng anak nyo? Tanong ni San Telmo sa dalawa. Meron po, kaso di po namin alam. Sagot naman ng ama. Sir, tulungan niyo po kaming masolve ang nangyari sa anak namin. Mangyak-ngyak naman ang ina ng biktima. Tumangulang si San Telmo at tinapik ang balikat ng ama ni Clark. Nagkatinginan sina San Telmo at Ricardo sabay pumasok sa silid. Siniyasat ulit ni Ricardo ng maayos ang silid. May ilan ng mga crime scene tag sa lugar pero nag-double check ulit ang investigador. Richard, ramdam mo ba ang lamig dito? Pansin ni San Telmo. Oo, Bok. Ang lakas naman magpa-aircon ng batang yan. Tugon naman ni Richard. Yun na nga ang nakakapagtaka dito, Richard eh. Walang aircon dito. Natigilan si Ricardo at ginamit ang flashlight para maghanap ng aircon. Pero walang makita. Sinubukang buksan ni San Telmo ang ilaw pero di pa rin gumagana. Pati ang ilaw dito di gumagana. Di naman damage ang linya ng kuryente. Wika pa ni San Telmo. Sarado ang mga bintana nang mangyari ang insidente. Nakalock daw ang pinto at kinailangan pang sirayin ng ama ng biktima ang pinto. Nabutan nilang nakatihaya ang binatilyo. Nakababa ang shorts at tirikang baston. Ano masasabi mo, Bok? Tanong ni Ricardo. Sa tingin ko, nag-good time ang biktima nang mangyari ang krimen. Tugon naman ni San Telmo. Mga kabataan talaga ngayon. Napailing ang ulo ni Ricardo. Hindi kaya suicide to? Tanong pa ni Ricardo. Susuriin naman ang medical examiner kung may iba pang injury ang bata. Tsaka titignan din natin kung gumagamit ito. Sagot naman ni San Telmo. Bueno, sisilipin ko rin ang ibang bahagi ng bahay. Dito ka muna, Bok. Wika ni Ricardo at naglakad ito palabas. Tinignan naman ni San Telmo ng maigi ang madidilim na sulok ng silid. Tahimik sa loob at tanging ingay ng usapan ng mga pulis ang maririnig na nasa unang palapag at kausap ang mga magulang. Ba't biglang lumamig ulit? Tila mas lumamig ang silid sa pakiramdam ni San Telmo. Napayakap siya sa mga braso niya. Nanunuot sa kanyang uniforme ang lamig ng lugar. At dito niya napansin ang katahimikan. Nakakabinging katahimikan. At nadiskubre niyang siya na lamang mag-isa ang nasa silid ng biktima. Wala na siyang marinig. Maging ang mga ingay ng mga tao sa labas ay di na niya marinig. Hanggang napansin niya sa isang sulok ng kisame ang tila isang anino na kurting tao ang nakakapit dito at tila nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo niya
at mabilis niyang inilawan ng flashlight ang sulok. Pero wala siyang nakita. At dito niya ulit narinig ang mga usapan ng mga tao sa labas. Pilit kumakapit ang pangunawa niya sa realidad, kaya napailing na lang siya at lumabas ng silid. Nakita niya ang isa pang pulis na nasa labas lang ng pinto. Narinig mo ba ako sa loob? Tanong ni San Telmo. Hindi sir, bakit po? Pagtataka ng pulis. Ah, wala naman. Asan na si Detective Tuason? Tanong naman ni San Telmo. Bumaba sir. Sagot ng pulis. Lumabas ng bahay si San Telmo at naabutan niya si Ricardo na nasa maliit na hardin at gamit ang flashlight na tila naghahanap pa ng clues. May nahanap ka ba? Tanong ni San Telmo. Wala eh. Sinuyod ko na pati ang gate. Wala akong nakita. Anong ginagawa mo sa task kanina? Balik tanong ni Ricardo. Bakit? Wala naman masyado. Pagtataka ni San Telmo. May nakita kasi ako sa taas na taong nakaharap sa bintana. Naisip ko na ikaw lang naman ang nandun pero nagtataka ako kung bakit ka nakaharap sa bintana tapos di ka pa gumagalaw. Yung yosi mo di mo pahawak. May iniisip ka na naman ba? Hindi nakasagot si San Telmo sa sinabi ng kaibigan. Tinignan niya ang bintana sa itaas mula sa may hardin. Madilim at hindi mo makikita ang loob. Hindi na nagugustuhan ni San Telmo ang nangyayari. Minabuti niyang bumalik sa istasyon para tignan ang biktima at ang ibang nakalap nilang items. Habang nasa biyahe ay hindi mapalagay si San Telmo. Bok, hindi mo pa ako sinasagot. Ano bang ginagawa mo sa bintana kanina? Pagtataka pa rin ni Ricardo. Richard, wala ka bang naramdamang kakaiba sa bahay na yon? Tanong ni San Telmo. Kakaiba? Wala naman. Bakit? Tanong din ni Ricardo. Hindi ko may paliwanag eh. Pero nung nasa kwarto ako kanina, pakiramdam ko may nakatitig sa akin sa kadiliman. Alam mo yung pakiramdam na parang may tao, pero pag hinanap mo, wala naman. Sagot ni San Telmo. Tumatanda ka na talaga, Bok. Pagod lang yan. Alam mo, ganitong gawin natin. Pagkatapos sa istasyon, punta tayo kina Aling Kuring. Gusto ko makahigop ng mainit na sabaw ng bulalo nila. Wika ni Ricardo. Nakaiba talaga ang pakiramdam ko dun. Parang ang bigat sa ulo. Turan pa ni San Telmo. Ako, baka tumataas naman yung alta presyon mo. Bawas-bawasan mo kasing pag-UOC. Mungkahin ni Ricardo. Nag-UOC ka rin naman ah. Sagot naman ni San Telmo. Eh, sino ba sa atin na may high blood? Nakataas pa ang kilay ni Ricardo. Ikaw. Maikling tugod ni San Telmo. Gago. Nakangiting umiiling si Ricardo. Kinabukasan, maagang pumasok ng elementarya si Tessie. Pagdating niya sa admin office ng paaralan, naging usap-usapan ng mga guro ang nangyaring pagkamatay ng kapitbahay ni Tessie. Para makaiwas ay kaagad pumunta si Tessie sa kanyang silid-aralan. Nabutan niya roon si Vincent, ang kanyang practice teacher na naglilinis ng mga upuan at lamesa. Good morning, Ma'am Tessie! Sabay titig ng binata sa magandang hubog ng katawan ng gurong si Tessie at napangiti ito. Oh, ba't ikaw ang naglilinis dyan? Hayaan mo na yan sa janitor dito. Saway ni Tessie. Ayokong pumasok ang mga batang marumi ang paligid eh. Tsaka busy pa ang janitor sa kabilang mga rooms. Sagot naman ni Vincent. Dumiretso si Tessie sa kanyang silya at bumuntong hiningang nilatag ang bag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Yumuko ito at hiniga ang ulo pati ang mga braso sa lamesa. Aba, one down ka yata ngayon. Ang aga naman ng stress mo. Biro ni Vincent. Wala to. Di lang kasi maganda ang araw ko ngayon. Tugon ni Tessie. Bakit naman? Tanong ni Vincent. Hindi mo ba nabalitaan ang namatay naming kapitbahay? Wika ni Tessie. Ayon ba? Nako. Hindi mo naman kamag-anak yun eh. Huwag mo nang isipin yun. Saad ni Vincent. Paanong hindi ko iisipin eh, sigurado kong yan ang number one topic ng mga kasamahan ko mamayang lunch. Umiiwas na nga ako sa chismis eh. Sagot naman ni Tessie. Ano naman chismis ang iniiwasan mo? Tumingin ang matalas si Tessie kay Vincent. Ano bang namamagitan sa atin? Tanong ng babae. Ngiti lang ang sinagot ni Vincent at nagpatuloy ito sa paglilinis. Good morning, ma'am.
Good morning, sir. Bati ng ilang kabataang pumasok. Good morning, children. Tugon naman ni Vincent. Ilang minuto pa at isa-isa nang pumasok ang mga mag-aaral. Naging busy na rin si Tessie sa pagtuturo. Sa sandaling nagtuturo siya ay nakalimutan niya na ang mga nangyari. Sa kalagitnaan ng kanyang aral ay ipinalit niya ito kay Vincent at siya naman ang umupo muna sa kanyang silya. Tinuloy ng binata ang pagtuturo sa mga kabataan. Abala naman si Tessie sa ilang mga reports na kailangang tapusin. Habang nagsusulat siya ay napadungaw siya sa pinto ng silid-aralan. Napansin niya ang isang binatilyo sa malayo. Hindi niya makita ang itsura nito pero nakatayo ito at nakaharap sa kanya. Nakasuot ito ng puting t-shirt, shorts at medium length ang haba ng itim na buhok. Di malaman ni Tessie kung ilang segundo na niyang tinititigan ang binatilyong ito pero di pa rin ito gumagalaw. Nakatayo lang ito sa malayo at animoy estatwang nakaharap sa kanya. Hindi ba tama, Ma'am Tessie? Tanong bigla ni Vincent. Ha? Oo. Kinabahan at nagulat si Tessie kaya napatingin siya sa kaklase. Nang bumalik ang titig niya sa labas ay wala nang binatilyong nakatayo. Lunch break na at nang makauwi ang mga kabataan ay naghanda na rin pumunta sa admin office si Tessie. Nilapitan siya ni Vincent at tinawakan ito sa balikat. Dito ka na kumain. Samahan mo na lang ako dito. Sabay ngiti ng binata. May papasa pa kasi ako sa admin eh. Sagot ni Tessie. Pwede mo namang ipasa yan tapos dito ka na kumain. Alam kong umiiwas ka sa chismis kaya mas mainam na nandito ka. Uwi ka ni Vincent. Okay sige. Punta na lang ako muna sa admin. Paalam ni Tessie. Bilisan mo lang ha. Nagkan pa ni Vincent sa labi si Tessie at dito manggi ang babae. Pagkalabas niya ay napatingin siyang muli sa lugar kung saan nakatayo ang misteryosong binatilyo kanina pero wala na siyang nakita. Matapos maibigay ni Tessie ang kanyang pakay ay sinubukan siyang kausapin ng kanyang mga colleagues pero umiwas siya sa mga tanong ng mga to at sa mga mapanghusgang titig. Dumiretso si Tessie pabalik sa kanyang silid-aralan. Nasa pasilyo siya nang mapansin niya ulit ang binatilyo pero nasa harapan na ito ng pinto ng kanyang silid-aralan pero sa kanya ito nakatutok. Tulad kanina ay hindi niya maaninag ang mukha nito. Malabo sa kanyang paningin ang itsura ng binatilyo. Binilisan niya ang paglalakad para makausap niya ito pero bigla itong humarap sa pinto at pumasok sa silid-aralan niya. Nang makarating siya sa loob ay si Vincent na lang ang nadatnan niya. Hinanap niya ang binatilyo pero bigo siya. Ni bakas na may pumasok ay wala siyang nakita. Anong hinahanap mo? Pagtataka ni Vincent. Nakita mo ba ang batang pumasok dito? Seryosong tanong ni Tessie. Ha? Bata? Wala namang pumasok dito. Nagtatakang sagot ni Vincent. Sure ka? Di mo napansin? Tanong ulit ni Tessie. Tessie, malalaman ko naman kung may tao dito. Ang tahimik dito. Kaya kahit ihip ng hangin ay dinig ko. Anyway, nakahanda na ako ng lunch natin. Nag-order kasi ako kanina sa labas. Kaka-deliver lang din. Baka yun siguro ang nakita mo kanina. Sagot ni Vincent. Ay, siguro nga. Teka, ano bang in-order mo? Ayoko ng karne ha. Sambit ni Tessie. Ay, patay. Fried chicken pa naman ang in-order ko. Sabay kamot sa ulo ni Vincent. Ah, sige pero half lang kakainin ko niyan. Uwi ka naman ni Tessie. Ba, nagpapaseksi ka yata. Biro pa ni Vincent. Eh syempre, yokong tumaba no? Nakangusong sabi ng babae. Baka mas manggigil pa ako sa'yo niyan. Uwi ka ni Vincent. Gago. Nagsimulang mag-lunch ang dalawa. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Tessie ang lahat ng kanyang nakita. Pero sinusubukan niya itong baliwalain. Akala ko ba half lang? Ubus mo na yung buong leg part oh. Pansin ni Vincent. Ha? Ay, di ko napansin. Siguro, gutom nga lang ako. Sagot naman ni Tessie. Kung gutom ka, meron pa namang extra dito eh. Sabay kindat ng binata. Inabot ni Vincent ang extra at tinanggap ito ni Tessie.
Pagkatapos kumain ay tumayo si Tessie at sumunod naman ang binata. Nang biglang makita ni Tessie ang binatilyong nakatayo sa pinto at wala itong muka. Napasigaw si Tessie at pinagpapawisan agad ang noo, sabay nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa pinto. Sinunda naman ni Vincent ang tinitignan ng babae, pero wala itong makita sa pinto. Tessie, ano problema? Umakasigaw ka naman, akala mo nakakita ka ng multo. Pagtataka ni Vincent. Pasensya na Vincent. Tila na himasmasan naman agad si Tessie at napansing wala na ang nakita niyang imahe ng binatilyo sa pinto. Buong araw na di mapalagay si Tessie at laman pa rin ang likod ng kanyang isipan pa uwi ang kanyang nasaksihan. Subalit hindi niya maipaliwanag kung ano to. Ni hindi na siya nakakausap ng matino ni Vincent matapos ang pangyayari. Matapos niyang mapabreastfeed ang baby niya ay pinauwi niya ang yaya nitong binabayaran niya lang kapag wala siya sa bahay. Tahimik na naghapunan si Tessie at nakabukas ang telebisyon para ilubog ang takot sa kanyang isipan. Ano ba itong nangyayari sa akin? Wika ni Tessie sa sarili. Bumukas siya ng isang light beer sa refrigerator at umupo sa sofa habang nasa kuna naman ang baby niya. Nanonood siya ng balita at sinusubukang burahin ang kababalaghan at takot na nananalaytay sa kanyang katawan. Samantala, sa loob naman ng boarding house ni Vincent ay nagkakainuman sila ng kanyang mga tropa. Apat silang lahat at nagkakasiyahan. Ang tatlong kasama niya ay sina Robin, Tonton at Jimmy. Si Robin ay isa ring practice teacher pero sa high school naman to. Kaibigan nitong matalik ni Vincent. Samantalang sina Tonton at Jimmy naman ay pawang mga call center agents. Hahaha, nakasawsaw ka na naman sa syota mong sugar mommy, paring Vin. Sabay tawa ni Robin. Siyempre, mahirap na, baka lumamig pa. Kumpiyansang sagot ng binata. E paano yan? Hindi ba sabi mo uwi na sa isang linggo mister niya? Tanong ni Robin. No problem pare, pumayag na si Tessie na hiwalayan niya ang asawa niya. Wika ni Vincent. Os, di nga. Tangina, iba ka talaga Vincent boy ah. Sabat ni Jimmy at nag-cheers pa ang tropa. So paano yan? Ipapatikip mo na ba bagong chicks mo sa amin? Tanong naman ang excited na si Tonton. Depende kung mabait kayo. Tugon ni Vincent. Ang inang to, ang damot. Sagot ni Tonton. Swapang ka kasi. Yung last ex ni Vincent gusto mo ikaw makauna. Tapos atat na atat ka pa. Sabat naman ni Robin. Eh, takam lang naman ako dun eh. Teka, ito bang si Tessie eh? Alam ang plano mo? Tanong ni Jimmy. Eh di bulilyaso ko kapag nalaman niyang pinaglalaroan ko lang siya. Tugon naman ni Vincent. So ibig sabihin, plano mong ipagamit siya sa amin? Sad naman ni Tonton. Depende nga kung mabait kayo. Natatawang wika ni Vincent. Eh mabait naman kami ah. Di ba paring Robs? Sabay kindat ni Tonton kay Robin. Uwe, di nga. Dadalhin mo talaga dito pre. Wika ni Robin. Oo, ako nang bahala. Basta relax lang kayo. Kumpiyansang sagot ni Vincent. Ikaw Robin. May nadiskarte ang ka na ba sa junior high? Tangina, baka puro ka lang porma ah. Kansyaw ni Jimmy. Ulul, may isa akong kontak ngayon. Estudyante pre, insi pa. Sagot naman ni Robin. Oh, kontak pa lang? Wala pang tikim? Sabay tawa ni Jimmy. Hindi pa pare, pero malapit na. Patuloy sa pag-uusap ang magbabarkada sa masamang balak nila kay Tessie. Ayan ka na naman eh. Sa huli palyado ka rin. Buti pa ako nakakadali agad. Biro naman ni Tonton. Ina neto, puro kalokohan eh. Basta pabayaan nyo na ako. Diskarte ko na yon. Itong kay Vincent talaga astig kasi palaban. Di ba pre? Teka, magkano ba damage natin dyan? Wika ni Robin. 5,000 lang pre. Sagot ni Vincent. Ang mahal naman?
Wala bang discount? Tanong ni Tonton. Gago, isipin mo nga, saan ka makakahanap ng professional? Sure na sure di pa gamit yun at malinis. Tsaka overnight nyo naman matitikman. Kaya, minimum ko sa kanya ay 5K. Ang highest bidder ang mauunang tumikim. Tugon naman ni Vincent. Kailan ba yan? Excited na tanong ni Jimmy. Kapag dumating na ang asawa niya, sasama na sa akin yun pare. Sagot ni Vincent. Ayos! Sakto lang din sa sweldo namin. Sabat ni Tonton. Sige pre, wait lang kami sa plano mo para makabili kami ng gagamitin nating pampatulog. Sambit naman ni Robin. Hindi pre, feel ko papayag to ng walang droga. Mukhang hindi rin makakahalata eh. Konting sweet talks lang, baka bumigay na. Uwi ka ni Vincent. Yan ang gusto ko sa'yo parang Vin, madiskarte ka. Cheers mga tol! Uwi ka pa ni Jimmy. Samantala, iniga ni Tessie ang kanyang sanggol sa kama niya matapos itong makatulog. Pagod buong araw ang guro at ito na lang ang oras niya para makapahinga. Tinignan niya ng maigi ang kanyang sanggol. Mahimbing itong natutulog. Isang maamong anghel na walang kamuwang-muwang sa ginagawang kasalanan ng kanyang ina. Sa di maipaliwanag na sandali ay napadungaw si Tessie sa bintana nila na nakatapat sa bintana ng bahay ni na Clark. Uy, sit! Tumayo ang mga balahibo ni Tessie nang makita niya na nakatayo sa harapan ng bintana ang binatilyong nakita niya sa paaralan. Nakaharap ito sa kanya pero dahil madilim, hindi kita ang ulo nito. Napako ng ilang segundo ang kanyang mga mata sa imaheng nakikita. Tulad ng dati ay hindi ito gumagalaw. Nakaharap lang ito sa kanya. Nasisiraan na ba ako ng bait? Kinusot ni Tessie ang mga mata at nagbabaka sakaling mawala ang nakikita niya. Binuklat niya itong muli. Wala nang binatilyo sa kabilang bahay. Napahinga naman ang malalim si Tessie. Nakarinig si Tessie ng iyak. Boses ng isang lalaki. Nasa likod niya nang gagaling ang boses. Muling tumayo ang mga balahibo sa likod ni Tessie. Napapikit siya. Gusto niyang malaman kung panaginip lang ba ito dahil gusto na niyang magising. Dahan-dahan siyang lumingon at dito niya nakita ang binatilyo na nakaupo sa sulok ng silid at nakatalikod. Napalunok ng laway ang guro. Totoo ang kanyang nakikita. Sino ka? Anong kailangan mo? Nilalabanan ni Tessie ang takot. Pero nangangatog ang kanyang boses. Patuloy sa pagtangis ang binatilyo. Nakita ni Tessie ang isang gunting at maingat niya itong kinuha. Napatingin siya sa kanyang anak. Siya na lamang ang nagbibigay ng lakas kay Tessie kaya matapang niya itong nilapitan. Kung sino ka man, umalis ka na! Tumigil ang iyak ng binatilyo sa mga salita ni Tessie. Palapit ng palapit siya sa lalaki. Dahan-dahan namang tumayo ang binatilyo. Dito napansin ni Tessie ang kulay ng kutis nitong kasing puti ng abo. Mabagal itong humarap kay Tessie. Nanlaki ang mga mata ng guro nang makitang walang mukha ang binatilyo. Diyos ko! Nabitawan ni Tessie ang hawak na gunting. Nakatayo lang sa kanyang harapan ang binatilyong walang mukha. Mabagal nitong tinuro ang bintana. Napatingin si Tessie sa bintana na katapat ng bahay ni Clark. Clark? Sambit ni Tessie at naglaho ang binatilyo. Sa loob naman ng bahay ni Jacob, naging malungkot ang ilang araw niya dahil sa pagkamatay ng kaibigang si Clark. Hindi siya makapaniwalang wala na to. Sa kanyang pagluluksa ay napagdesisyonan niyang sumali sa ilang activities sa klase nila para mabaling sa ibang atensyon niya. Isang group report ang kanilang gagawin at napagsang-ayunan ng kagrupo ni Jacob na sa kanilang bahay na lamang gagawa ng report. Tatlo silang nasa loob ng silid ni Jacob. Si Pinky ang pinakamatanda sa kanilang klase. Single mother ito at second courser. At si Marie na matalik na kaibigan ni Jacob. Ikaapat sana si Clark sa kanila. Tapos na ako dito sa Manila paper. Kayo? Tanong ni Pinky. Ate, ang bilis mo naman.
Hindi pa ako dito nakakakalahati eh. Sagot naman ni Marie. Bukas na natin to tapusin, Marie. Wala namang pasok bukas eh. Sabi naman ni Jacob. Okay, sige. Masakit na rin kasi ang kamay ko. Pumatok ang ina ni Jacob at pinagbuksan niya ito ng pinto. O anak, ito yung kape mo. Uwi ka ng ina. Thanks, ma. Inabot niya ang isang mug. Sure kayong dito kayo matutulog? Di ba masikip sila dito, anak? Uwi ka pa ng ginang. Okay na po kami dito, tita. Sabi ni Jacob, sa bed niya raw kami ni Ate Pinky at sa sofa na lang daw siya. Sagot ni Marie. O siya, sige, mauna na ako ha. Anak, ikaw nang bahala sa mga bisita mo. Kung nagugutom kayo, kumuha ka na lang ng pagkain sa ref. May spaghetti pa tayo doon ha. Saad ng ina. Okay ma, ako nang bahala. Good night. Sinara ni Jacob ang pinto. Nakita niyang nag-aayos na magpahinga ang dalawang bisita. Saglit na sulya pa ni Jacob si Pinky na tinatanggal ang bra niya. Malaki at malusog ang malapapayang dibdib ni Pinky, habang petit naman at katamtaman lamang si Marie. Marie, matutulog ka na? Sabi mo maglalaro tayo ng console. Wika ni Jacob. Kanina yon. Anong oras na ba? Ba't ka pa kasi nagkape? Tugon naman ni Marie sabay natatawa to. Oo nga naman Jacob, yan tuloy. Ikaw na lang ang gising. Sabat naman ni Pinky. Eh di kasi ako sanay na di nagkakape sa gabi. Pamparelax ko kasi to. Tugon naman ni Jacob. Okay, sabi mo eh. Sige, matutulog na kami Jacob. Good night. Tinuon ni Jacob ang sarili sa paglalaro ng console niya pero nakasilent ang volume. 2 oras na siyang naglalaro nang mapatingin siya sa 2 bisita. Napansin niya ang mahimbing na tulog ni Pinky habang nakaside position nito sa kama. Nakasuot lang ito ng maiksing shorts at kitang-kita ang kinis ng kanyang balat. Napalunok ng laway si Jacob. Tinignan naman niya si Marie na balot ng kumot ang buong katawan dahil sa aircon. Di mapakali si Jacob. Sa kanyang isipan, gusto niyang lapitan si Pinky at kumutan ang makinis nitong hita. Papunta sa bewang at para hindi ito malamigan. Pero nag-aalangan siya, baka iba ang maisip ni Pinky sa kanyang gagawin. Bagamat malamig sa silid ni Jacob, pinagpapawisan naman siya sa kaka-imagine ng kung ano-ano. Di tuloy siya makapag-focus sa paglalaro. Hindi na natiis ni Jacob ang antok. Pinatay niya na ang TV at console at humiga na lang sa maliit na kamang nilatag niya sa paana ng queen size bed niya. Sa halip na sa sofa ito pumwesto, sa ibaba ng kama na lang siya humiga. Nasa paanan siya ng 2 babae. Kaya nang dumungaw siya sa ibabaw ng kama habang nakadapa, ay una niyang nakita ang makinis na hita ni Pinky. Nagkibit-balikat na lang si Jacob at umiling. Binalot niya ng kumot ang sarili at natulog na. Kinabukasan, matapos magising ni Tessie ay dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang nanay ni Clark na naglilinis. Nakita niyang tulog pa ang baby niya kaya bumaba siya muna para kausapin ang ginang. Pagkalabas niya ng gate ay nilapitan niya to. Napangiti naman ang ina ni Clark nang makita siya. Hello po tita, good morning. Bati ni Tessie. Oh, hi Tessie. May pasok ka ba ngayon? Tanong ng ginang. Wala po tita. Sagot naman ni Tessie. Kumusta ang baby mo? Tanong ulit ng ginang. Okay naman po. Kayo po, kumusta po kayo? Nawala ang ngiti ng ina ni Clark. Ito, hirap pa rin tanggapin ang lahat. Napakabait ng anak ko, Tessie. Hindi ko alam kung ano bang naging kasalanan ko sa Diyos o bakit niya inagaw ang anak ko. Sinilip ni Tessie sandali ang maliit na lamay sa loob ng bahay at ang kabaong na nakadisplay. Konti na lang ang nakikiramay dahil magdamag ang mga itong nanatili sa bahay. Huwag niyo pong isipin ng ganyan, tita. Ibayan niyo pong loob niyo. Uwi ka ni Tessie. Salamat, tiha. Gusto mo pang magkape muna? Nagpabili ako ng pandesal. Alok ng ginang. Okay na po ako, tita. Actually, napunta po ako dito kasi may tatanong lang po sana ako. Sambit ni Tessie. Ano yun, iha? Taka ng ginang. Huwag po sana kayong magagalit.
Pero minsan po kasi may nakikita akong binatilyo. Nakasuot siya ng puting damit at maikling shorts. Una ko siyang nakita sa paaralan. Tapos kagabi naman, nakita ko siya sa bintana ng kwarto ni Clark. Natigilan ang nanay ni Clark. Tumingin muna siya sa paligid at sinara ang pinto. Lumapit ito kay Tessie. Nakikita mo rin siya? Bulong nito. Napalunok ng laway si Tessie at tumango. Hindi ko maipaliwanag, Tessie. Pero minsan may nagpapakita rin sa akin. Inisip kong namamalikmata lang ako dahil sa pangungulila ko sa anak ko. Pero ngayong sinabi mong nakikita mo rin siya, inisip kong totoo nga ang lahat. Nakita mo ba ang itsura niya? Seryosong tumingin ang ginang sa mga mata ni Tessie. Yan nga po ang kinakatakot ko, tita. Kasi nakita kong wala siyang muka. Sagot ni Tessie. Diyos ko. Napatakip ng bibig ang ina ni Clark at napaluha. Ganun din po ba ang nakikita ninyo? Tanong ni Tessie at tumango ang ginang. Ano kaya kung magpatawag kayo ng isang espiritista? Mungkahi pa ni Tessie. Hindi ko alam, iha. Hindi kaya ang anak ko yon? Ano ba ibig sabihin ng mga nakikita natin? Naguguluhang tanong ng ginang. Isang espiritista lamang pong makakasagot niyan, tita. Tugon ni Tessie. Siguro nga. Pero di ko magagawa yon habang nandito sa bahay ang bangkay ng anak ko. Hindi ko kaya. Uwi ka naman ng ginang. Okay po. Kapag nailibing na siya, maghahanap po tayo. Saad ni Tessie. Sige, iha. Sagot ng ina ni Clark.